Magandang araw mga kapatid at welcome na naman sa isang bagong talakayan dito sa Tagasuri! Kaburno. At ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay magkakaroon po tayo ng year-end special dito po sa Packbusters PH YouTube channel at sa ating programa sa Tagasuri Talakayan. Tatalakay natin ang mga expose natin nung nakaraan at ang mga pag-amin at ang pambubuking natin na nauwi sa kapalpakan nila at nabisto talaga ang kanilang kamalian. At para matawa tayo at samahan po ako, ito si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gabriel, magandang araw sa iyo, bro. Hello po, magandang araw po, Kabuno. Kapayapaan po ng Diyos ang parating sa atin. At higit sa lahat, Merry Christmas, mga kapatid. Ayan, Merry Christmas din sa inyo, kaibigan. O, di ba? At marami po pala, Brother Gabriel, ang patuloy na nanonood sa ating YouTube channel dahil nga sa ating naging dahil nga dito, Brother Gabriel, sa ating naging kampanya, Brother Gabriel, itong hashtag yes to SMNI shutdown. Maraming nanood sa ating mga past episodes, Brother Gabriel. Sa Tagasuri Talakayan Recap. Ayan, maraming salamat. Ano? At bago muna natin simulan ang ating episode, ay magdasal muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Amen! Ayan, ito na, kapatid na Gabriel. Exciting ito. Okay, sisimulan natin dito po sa pagbabasa muna ng isang talata sa Biblia. Pakibasa, unang Juan 4:1, kapatid na Gabriel. Mga minamahal, huwag kayong basta maniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila ay mula sa banal na Espiritu. Talit, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo.
Klarong-klaro ang Monday, kabady na Gabriel, at yan po ay patuloy nating ginagawa. Sabi dito, alamin muna natin, alamin muna ninyo, kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. O diba? At tatandaan natin, galit ang Diyos, kapatid na Gabriel, sa mga sinungaling. Basahin natin ang Kawikaan 6:16-17. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay pitong bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Puso sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, lagong gusto niyang gawin. Ayan, klaro-klaro, kapatid na Gabriel, galit pa lang Diyos sa mga tao na sinungaling, tapos galit din ang Diyos sa ano, Brother Gabriel, saksing sinungaling. Ayan, no? Klaro-klaro, di ba? Kaya sa ating episode ngayon, kapatid ng Gabriel, ay itong ang mga saksing sinungaling na nabuko ng ating programa, ang ating tatalakayin, kapatid ng Gabriel. O, di ba? Eto, kapatid ng Gabriel, umpisan muna natin doon sa marami ng episode tungkol sa kanya, nabuko natin siya. Lalong-lalo na yung pagdodoktor ng isang pampleta, kapatid na Gabriel, para sabihin na ang Iglesia Katolika hindi daw itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito, panoorin natin. Pag-uusapan, wala po bang pwedeng gamitin ng mga Roman Catholic para patunayan ang kanilang Roman Catholic Church na tinatag daw ni Kristo na hindi sa pamamagitan ng mga modern books na published ng mga modern publishing companies na hindi sila ang naghala para mabayaran na maging aklat referensya nila? O di kaya ay magawa sa pamamagitan ng mga modern articles na yung hindi naman galing sa kanilang patotoo? Wala po ba? Kasi kung wala, mas lamang pa rin ang mga Baptist, sapagkat ang mga Baptist ay merong books na hindi silang gumawa, hindi rin silang nagpublish para maging aklat referensya nila, ni nang galing sa kanila ang patotoo o bayad ng mga modern publishing companies. Katulad na lamang neto, katulad na lamang ng aklat na ito, na hindi nanggaling sa Baptist ang article, hindi rin nanggaling sa Baptist ang edition, hindi rin nanggaling sa Baptist ang patotoo, at hindi rin binayaran ng Baptist sa alinmang publishing company para maging aklat referensya nila, at lalong hindi modern source or reference. Na ang pamagat ay The Testimony of Alexander Campbell as to the History of Baptist Churches na nailabas noong 17th century. Ganito ang ating mababasa sa aklat na ito. The First Church, 1st century Anno Domini 33, were read in a well-attested history of a large Baptist church which was formed and exhibited as a grand model by the immediate agency of the Holy Spirit. On the day of Pentecost, 3,000 souls were illumined, led to repentance, converted, baptized, and added to the church. The history of this church and of many others like it is clearly and forcibly written by an excellent writer styled Luke the Physician. This Luke is the oldest ecclesiastical writer in the world. He writes a history of the Christian church for little better than 30 years. They that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers, praising God, and the Lord added daily to them such as should be saved, or such as were saved. The members then of the first Christian church ever planted on earth gladly received the word before they were baptized, and upon the same day of their baptism were added to the church, and thenceforward continued into above practices. It is then incontrovertibly evident that the first Christian church planted on earth was, in respect of baptism as now distinguished, a Baptist church, or a church composed of baptized believers. It is true it is not called by Luke a Baptist church, for all the churches were imitators of this first church, and to have called it a Baptist church would have implied that there were a pedo-Baptist church too, which was a thing unknown the apostolic age, as all ancient historians declare. Kaya malino na ang patotoo na ito ay hindi nanggaling sa mga modern articles, modern books, at mga modern publishing companies, kundi malino na
nang galing sa mga ancient historians, sa mga tweet. Ang Baptist Church ay hindi pinapatunayan ng mga modernong mga pamamaraan at mga modernong binabayaran, kundi pinapatunayan ito hindi lamang sa Biblia na batayang mga turo, kundi maging sa mga sinaunang mga kasaysayan. Ayan, so yan po si James Orienciada ng Original Baptist Faith Defenders daw, kapatid ng April. O, ang ending, nagkandaleche-leche. O, yan ang kanyang video, Brother Gabriel. Pero nabuko natin siya. O, bakit? Mm-hmm. O, ipakita natin sa screen, ha? Ito yung kanyang pamphlet na kanyang ipinakita, no? Testimony. O, yan, ha? O, binasa pa niya. Grabe, binasa talaga niya. Ngayon, kapatid na Gabriel, titignan natin, ha? Eh, di ba si Alexander Campbell yung nagsulat, kapatid na Gabriel, ito? O, kailan ba niya isinulat ito, kapatid na Gabriel? Tingnan natin, ha? So, ipakita natin yung title ng pamphlet. Ipakita natin sa screen. Yung title ay ito, The Testimony of Alexander Campbell as to the History of Baptist Churches. Siya po yung nagsulat niyan. Pero kailan ito isinulat, kapatid na Gabriel? Titingnan natin, ha? O, ipakita natin sa screen, ano? Ito, ilagay lang natin. Yung babasahin natin, yung bandang dito. Ayan, Brother Gabriel, ha, nakikita mo. Editor's note. Oo, yung editor's note. Ang sabi sa editor's note, basahin mo nga yan, kapatid na Gabriel. Oo, ayan na. Sabi dito, this article by Mr. Alexander Campbell, 1788-1866, the insignator of Campbellism and founder of the Campbellite Church, is taken from the book entitled Campbell, Walker Debate. This debate was held in 1820, a few years prior to Miss Campbell's complete departure from the faith. It is to be regretted that Mr. Campbell thus departed from the faith, but we are happy that he left this printed testimony as to the history of Baptists. Ayan, di ba? Oo, at dahil dyan, malalaman natin, kapatid na Gabriel, na isinulat pala niya yan bago siya umalis sa Baptist, kapatid na Gabriel. So, ibig sabihin, Baptist si Alexander Campbell nung isinulat niya yung track na yun, kapatid na Gabriel. O, diba? Yes. Edi, ang tawag dyan, parang niloloko mo lang rin yung sarili mo kasi Baptist ka, isusulat mo doon na yung Baptist Church, itinayo ni Cristo. Parang... mali naman ata yan, di ba, Brother Gabriel? Yan ang lumalabas. Kasi sabi daw niya, yung nagsulat daw, hindi naman daw, Baptist. Ang ending, Baptist pala. Di ba? Ay, naku. So, nahuli po siya diyan, kapatid na Gabriel. Katunayan na si Alexander Campbell ay naging Baptist, ay makikita niyo po sa screen ang isang referensya dito po sa Britannica.com. Basahin mo nga yan, kapatid na Gabriel. Opo. So, ang short description po sa kanya, Alexander Campbell, American clergyman. Yan. Alexander Campbell, founder of the Disciples of Christ and Bethany College. He and his followers accepted baptism by immersion in 1812 and joined the Baptists the next year. But tension on other issues led to their association from the Baptist in 1830. Ayan, klarong-klaro. So, naging Baptist pala siya mga bandang 1813, kapatid na Gabriel. O, ngayon, titignan natin kung kailan isinulat itong, ulitin natin, ha? 1813, naging Baptist siya, umalis siya, 1830. So, meaning, noong 1813 hanggang 1830, Baptist itong si Alexander Campbell. Kailan ba niya isinulat, Brother Gabriel, ang tract? Balikan natin yung tract, ha? Sabi sa editor's note, ipapakita lang natin sa screen. O, isinulat daw niya noong 1820. Ayun, 1820. O, diba? So, Baptist niya talaga siya noong time na yan. Kaya, huling-huli dyan, si Mr. James Orenciada. Orenciada. Oo, at dahil dyan, kapatid na Gabriel,
Eh, may verdict tayo sa kanya. Naalala mo ba kung anong verdict? Eh, di ito. Busted yan! Di ba? At dahil dyan, hindi na nakaahon si James Orinsata. Ang problema pa nga niyan, Brother Gabriel, alam mo ba kung anong problema? Eh, pinagbintangan niya, Brother Gabriel, si Brother Romel Palma na siya daw si Kapurnok. Patay ka mo ba? Oo, yan ang masaklap. Ayan, oh, ipakita natin sa screen. Basahin mo nga yan, yung sinasabi niya. Ayan, oh, post ng Original Baptist Faith Defender, so probably siya talaga yung ganun yan. Romel ng Iglesia Katolika, a.k.a. Kapurnok. Ayan. Siya na mismo ang pumasa sa referensya nila na sinasamba nila ang larawan ni Maria. I-expose natin. Ayun. So yan ang kanyang post. Ano? Sige, reaction mo muna dito sa kanyang pinagsasabing ito. Naku daw si Romel Palma, Brother Capri. Natatawa naman ako dito. Opo. Eh, yan ang nga ang epekto kapag halimbawa wala kang consistency sa sinasabi mo, Kapurnok, tapos sobrang bilis mo magkaroon ng conclusion. Naku po, garantisado 100% magkakamali ka kagad dyan. Eh, tignan mo nga, dun pa lang sa kanina natin, Kapurnok, yung gumamit siya nung referensya, di ba? Ano yung mga sinasabi niyang ano, claim niya na dapat daw hindi daw yung modern, hindi daw dapat binayaran, hindi daw dapat ganito. Parang as if naman na yung simbahan natin nagbayad, di ba, kagad sa mga. Ang dami yung mga claim na ano eh, na mapipigat na claim pa, tapos well, hindi naman backed by evidence, di ba? And then napahiya siya ngayon kasi tayo, meron tayong hawak na ebidensya. Eh dito ka, Kapurnok. And then lalong pahiya siya dyan. Kasi ako mismo, nakita ko kayo eh. Di ba? Si Brother Romel Palma, hindi ko pa yan nakikita personal. Ilang beses ko yan nakita sa video ko lang. Pero si kayo po, Kapurnok, eh hindi ko lang kayo basta nakita sa video ko lang. Nakasama ko kayo. Kaya, garantisado, bali yan. At hindi siya si Kapurnok, sigurado yan. Hindi talaga kayo yan. Bakit? Tayo, Kapurnok, pag nagbasa tayo ng referensya, pinapakita natin sa screen eh. Eh, dyan sa punto na yan, si Brother Romel, binasa lang niya yung referensya, hawak niya lang yung book. Which is yun yung pinagkaiba ng Packmaster's page. Tapos, okay, Brother Romel Palma. May malaking distinction na kagad doon. Kaya obvious na hindi talaga kayo si Brother Romel. Oo, at dahil dyan, Brother Gabriel, eh nag-react si Brother Romel Palma. O, ito panorin na. Kapag marites lang ang alam mo, yun doon ka lang talaga mag-stuck ka na lang doon. Kaya salamat dahil meron kaming taga-imbestiga at sa GC pa namin ipinasa yung message na yon, no? Na ikaw pala ay sinabihan mo akong ako si Kapurnok, no? Well, hindi po ako si Kapurnok. Iba si Kapurnok, no? Iba din si Brother Romel Palma. Yan. Napakaklaro yan. Kaya nga, saludo ako dyan kay Kapurnok dahil napakabusisi mag-imbestiga, napakakonkreto at napakaklaro at masakit para, ano ko nasabi mga kapatid na masakit sa kanila? Dahil apektado sila. Yun. Masakit para sa kanila. Kaya nga, yun, kung nag-iimbestiga, dapat kumpletuhin na. No? Pwede mo naman akong i-message, brother, itanungin mo kung ikaw ba si Kapurnok? Yung problema sa iyo, hindi ka naman nag-message sa akin para tanungin ako kung ako ba si Kapurnok. Para sabihin mo ako 'yun. Tuloy, 'yan, mapagtatawanan ka ng mga samahan mo siguro. Hindi kaya naman ang mga nakikinig dahil ikaw naman ay bintangero ka. Ayun, 'di ba? Huling-huli ka ni Brother Romel. Diba? Oh, sige. So, grabe naman talaga, no? Huling-huli, pati si Brother Romel, eh, nag-busted din kay ano dyan, Brother Gabriel, kay James Orenciaga. Kaya nga si James Orenciaga, hindi na yan naninira sa Iglesia Katolika ngayon, sa mga Muslim na siya naninira, eh. Oo. Oh. Yan ang nangyari dyan. No? Di na nakaahon sa argumento natin, Brother Gabriel. Bagsak na bagsak, napahiya na sa kaniyang mga pinagsasasabi, di ba? Nako.
Ay, naku. Gawawa. O, ngayon, puntahan naman natin yung isa. O, ito. Puntahan natin yung susunod nating ipakita na natin sa screen. Kasi sinagutin natin itong member, ito vlogger ito ngayon, tahasan itong naninira sa Iglesia Katolika. Ipakita na itong, ayan na, nakikita ninyo, si Alpha na ito, Brother Gabriel, si ayan Alpha, no? Oh. O, si Alpha. At mamaya, ibubuko namin kung sino siya, Brother Gabriel. Huling-huli na naman siya. O, ngayon, ito. O, dahil year-end okay. Special, puno pa rin ng ano ito, ng investigasyon. E, panoorin natin ang pahayag niya. Ito, panoorin natin yung sinagot natin na video. Ito po. At yung kanyang false conviction. One of the Pope's official titles is Vicar of Christ, but never Vicar of the Son of God. But never Vicar of the Son of God. Totoo po ba ang sinabi ng isang vlogger na si Patrick Madrid noong 2014 lang na never daw naging title of Pope ang Vicar of the Son of God or Vicarius Filii Dei? Hindi po. Ano po ang katunayan? Noong 4th century pa lang ay isang imperial decree yan ni Emperor Constantine na tinawag na Donation of Constantine to refer to Saint Peter daw. Para saan po? Para magkaroon ng kapangyarihan ang Papa sa Roman Empire. At ang Vicarius Filii Dei na titulo ng Papa daw ay ginamit noong 13th century to support claims of political authority by the papacy. Ano po ibig sabihin? Eh dahil po sa titulo na yan na Vicarius Filii Dei ay nangingibabaw ang kapangyarihan ng simbahan kahit sa gobyerno o estado. Kaya yung pagsisinungaling ni Kabornok, busted! Yan. Ayun, Brother Gabriel. Mm. Busted daw si Kabornok. Ang kapal naman ng mukha niya, kapatid na Gabriel. O, diba? Busted daw si Kabornok. O, sabi niya, yung donation of Constantine daw ang magpapatunay, kapatid na Gabriel, na meron ang titulong Vicarius Filii Dei. Oo. Eh, sabi natin, hindi naman totoo yan. Eh, ano bang nangyari, Brother Gabriel? Ito talagang si Alpha na ito, na mamaya ibubuko natin yung pangalan kasi huling-huli ni Kabot. No? Ito talagang si Alpha. Hindi talaga nagbabasa eh. Ha? Talagang wala ito, Brother Gabriel. Bakit? Ipakita natin na hindi niya binasa siya. Di naman naglagay sa screen niya. Eh ano? Yun oh, nga eh. Yun o. Oh. Ayan o. Forge. No? Forge document pala. Eh, bugok naman talaga ng miyembro na ito ng manalista na ito, Brother Gabriel. Hindi nagbabasa. Wala talaga yun ito. Yun nga eh. Naku po. Manang manakaburnok dun sa ano, yung Jacono niyang taga-Canada. Pare, sila ayaw basahin yung word na yun eh. Oo, oh, ito nga, patunay. Panoorin natin. Eh, kailan ba lumitaw yung titulong Vicarius Filii Dei? Mababasa nyo po dito sa ano. Dito po mismo sa Google. Makikita nyo yan eh. Ito. Sandali ha, sabi niya, Brother Gabriel, basahin sa Google ha, sa Google daw. Oh, sige, tuloy natin ha. Sige. Po ang Google. Dito ayan, po ha? Mismo sa Google. Ayan po, ayan oh. O kapal pa ng mukha niya, pinakita pa niya sa screen. Ayan oh. Ang kapal ayan, na ng mukha nila. Yung no? Si search. Tingnan mo, nag-search talaga siya. O ngayon, tingnan okay. Mo ha. Tuloy na. Ayan o, Vicarius Filii Dei. O yan ha, nagpakita pa sa screen, kapal ng mukha. O tuloy na. Sige. Tingnan natin kung kailan lumitaw ang Vicarius Filii Dei. Ayan ha. O kailan. O ayan na? Po, ayan o. Oh. Vicarius Filii Dei, ayan o. O yan ha. O diba, ipinakita niya sa screen. O, di ba? O, mamaya, tingnan natin mamaya kung anong sinasabi dyan sa Google daw, ha? O, tuloy natin. Ayan, ha? Sa Google, ha? Babasahin ko po ang nilalaman nito. Vicarius Filii Dei, Vicar or Representative of the Son of God. Is a phrase first used in the medieval donation of Constantine to refer to Saint Peter
ay leader of the early Christian church and regarded as the first pope by the Catholic Church. Kailan lumitaw yung praise o yung titulong Vicarius Felidi? Napakalino po ang sabi dito sa Google. Ayan, oh, pinapita pa muli, oh. Brother, malino po sa panahon pa ni Constantino. Ayun, ah. Grabe talaga ang mga manalista na ito. Napakasinungaling nyo talaga. O ngayon, huling-huli sila ni Kapurnok dyan, Brother Gabriel. Bakit? Ipakita natin yung Google, ha, na hindi nila binasa. Hindi talaga binasa yan, no? Basahin mo nga yan. Manluloko talaga. Ayan, no? It's a phrase first used in the forge. Ayun pala, Kapurnok. Hindi binasa yung word na yun, eh. At it, nakadagdag, iba, itagdag ko na rin, Kapurnok, ha? Kanya din ba yung ano na yon, yung caption dun sa video? Kanya din ba yon? Ah, hindi. Ako na naglagay nun, eh. Brother, nilagay ko na. Okay, para see, ma-emphasize natin kung ano yung binasa niya. O, diba? Yun nga, eh. Pakasinungaling talaga. Siya naman, nagmana naman siya sa mga ministro niya. Manamana talaga, Kapurnok, eh. O, diba? Iniwasan yung salitang forge, eh. Bakit? Ano ba yung salitang forge? Brother Gabriel. O, ipakita natin sa screen. Pag sinabing forge, ano ba yun? Eh di, peke. Yun. O kapit fraudulently. Ayan, di ba? Peke pala yung donation of Constantine. Constantine. O talagang itong si Alpha Palpak, busted daw ako. Eh siya pala yung busted. Yun nga, eh tama-tama pa, no? Kapal ng mukha niya, Brother Gabriel. Huling-huli talaga ni Kapurnok. O ikaw na nga magsabi kung ano itong si Alpha na ito. Eh di ikaw na nga magsabi, para ikaw naman. Oh, eh di... Busted yan! Ako, ah. Oh, di ba? Oh, yan mga kababayan. At hindi na siya nakahahon. Wala siyang sagot sa ating mga expose sa kanya hanggang ngayon. Naghihintay tayo ng sagot Wendell niya. Brother Wendell na lang ang tinira niya. Oh, di lang yan. Si Brother Wendell, si Hamsky Ray. O, di ba? Ah, si Hamsky. Oo, si Hamsky. Oo, tinitira niya. O, makilala natin. Pero tayo, hindi niya kayang tirahin. Takot siya sa atin. Kasi nga, tayo, evidence-based, Brother Gabriel. Yun. Masupal-pal. Masupal pa talaga siya ni Kapurnok. O, ngayon, ito yung evidence-based talaga. Ipakita ko lang sa screen. Baka nagtataka kayo, sino kaya itong si Alpha na ito na palpak kay Kapurnok? Hindi nakaahon. Butatang-butata. O, bakit? Ito, pakita natin. Ha. Ito, Brother Gabriel, ha, yung si Alpha na ito. Ayan, mayroon tayong napansin. Yan ang isang video niya dyan sa kanyang Facebook account, Brother Gabriel. Siyempre, hindi nag-iisip dahil pinakita niya yung pangalan niya dyan. Yung pangalan niya dyan, si Ruel Acaso. Ayun! Yung pala siya. Ruel Acaso. Ruel Acaso, a.k.a. Alpha Palpak, ha? Paano ngayon yan? Palpak ka talaga, huling-huli ka. O, di ba? Sinungaling mo naman. Di ba? Forged nga yung donation of Constantine, pero pinagpipilitan mo pa rin. O, di ba? Walang sagot yan, Brother Gabriel, hanggang ngayon. Butat ang butat. Yun sagot lang. Di ba? Ay, nako. Sige, bago muna natin ipagpatuloy, bago muna natin puntahan yung dalawang MCGI at yung isa, yung nagkukunwaring MCGI, ano muna yung masasabi mo sa ating tinalakay sa unang dalawang tao na yun? Nako, pagka ganyan lang din naman, Kapurnok, mga kapatid nating Katoliko, dapat iwasan na kagad yan. Kasi fake news peddler, ang itinatanyag naman nila talaga dyan, Kapurnok, yung samahan lang naman nila, eh. Hindi naman mabubuhay ang mga yan pag hindi, kumbaga hindi naman mabubuhay o mananatili yung mga samahan nila na yan kung hindi atakihin ang Iglesia Katolika. Bakit? Malago kasi ang Iglesia Katolika sila, kailangan pa nilang makapagloko ng kapwa-tao. Kaya naku, buti nilang talaga na-busted natin yung mga yan, Kapurnok. Oh, di ba? Huling-huli talaga. At sa taong ito, napakadami na nating na-busted, Brother Gabriel. Nako, ngayon, dumagdag pa itong isa. Itong nagsabi na yung ano daw, yung bautismo, hindi daw nangyari yun sa panahon ni Hueses. Ah?
Ito, ginawa natin yan ng maikling presentation para maisiksik natin sa oras na ito. Ito, panoorin natin. Ito ha, sige. Para maikli ang talakayan nito. Video ng isang miyembro ng Members Church of God International na si Yosuke the Vlogger. Ito, panoorin natin. Panahon ni Moises, walang bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Totoo bang sinabi niyang wala daw bautismo sa panahon ni Moises? Ano ba ang sabi ni Apostol Pablo tungkol dito? Pusahin natin ang 1 Korinto 10, versikulo 1 hanggang 2. Ganito ang sinasabi. Sapagkat hindi ko ibig, mga kabatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat at lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Klarong-klaro po, mga kapatid, may bautismong naganap sa panahon ni Moises. Kaya ang maling unawa sa Biblia ni Yosuke, busted yan! Para mapanood ang ibang videos ng Factbusters PH, support our social media pages for more. Ayan! Oh, nice! Oh, at abangan nyo po yan, ano, yung mga short episodes natin sa Factbusters PH. Magsisimula na po yan. I-ano ko na, Brother Gabriel, ha? I-promote ko na. Oo. Mapapanood nyo po yan sa ating TikTok account, ano, sa TikTok, sa bago nating Facebook page na ilo-launch natin sa January 5, Brother Gabriel. Malapit na yan, ha? Sa January 5, ang ating bagong Facebook page. Ano, yung The Beloved Catholic Facebook page, Brother Gabriel. At mapapanood din natin yan sa YouTube channel natin dito sa Factbusters PH. Simula January 1 na yan, yung ating YouTube shorts natin, Brother Gabriel. At mapapanood din yan sa ating... ayon sa TikTok, ano, Brother Gabriel, sa TikTok, sa bagong YouTube, at sa bagong Facebook page. Ayan, di ba? At, ay, mapapanood din yan yung mga maikling katisismo sa atin ng mga The Beloved Catholic YouTube channel. Ayan. Diba? Oo. At bago muna tayo dumako sa susunod naman, ito yung panghuling tatalakay natin dahil grabe talaga yung tawa namin ni Brother Gabriel kung siya yung ating tinatalakay sa programa. Diba? Napupuno ng COVID show, no? Pero bago na natin puntahan itong taong ito, ay gusto ko lang magpasalamat, ano, in behalf po sa bumubuo ng Factbusters PH, pinapasalamatan po natin ang lahat ng naging busted kada natin sa buong taong 2023. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Kahit na yan ay mayroong part ng inyong pera na ibinabahagi niyo po sa ating programa, napupunta po yan sa ating patuloy na evangelization efforts sa ating programa, kapatid na Gabriel. Diba? At abangan niyo po dahil sa mga susunod na araw ay ipapakita namin sa inyo kung paano po ang ating evangelization efforts dito po sa ating programa. Ayan, thank you po. At gusto ko lang din batiin ang lahat ng mga Kapuntos Formation Ministry, lalong-lalo na si kapatid na Franklin Sertina, Sister Dalia Nacer, Brother Raymond Toledo, at si Sister Mirna Baronia. Ayan, thank you po sa inyo. At si Brother Wilson Rivera. Ayan, nanonood talaga sila ng ating channel. Ayan. O ito na, Brother Gabriel. Alala ko tuloy itong kaibigan mo. Punta na natin siya. Diba? Mm. O ito, Brother Gabriel. Eh, nung... ang dami na nating mga nabuko sa kanya, pero isa sa mga highlights na pagbubuko natin sa kanya ay itong kanyang sinabi, kapatid ng Gabriel, na sabi niya daw, ang ano daw, Brother Gabriel, ang ito, panoorin na lang natin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, idinugtong muli. At sino at ano ang ginawa ng Diyos para yung tao at Diyos ay madugtong muli ang kanyang relasyon. Mga kaibigan, para malaman po natin na talaga kailangan ng reliyon, sapagkat yung reliyon, yun po ang magdugtong yung relasyon na naputol ng tao at sa Diyos. At sino yung nagdugtong? Para maliwanag po sa atin. Dito sa Efeso chapter 2, sa verse 12, mga kaibigan, ganito po ang
mababasa natin na kayo'y ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Verse 13, datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo sapagkat siya ang ating kapayapaan at kaniyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laban kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Napakaliwanag po dito sa Efeso ang sabi ni Apostol Pablo, mga kaibigan, na tayo po ay malayo o putol sa Diyos, mga kapatid. Pero ang Panginoong Hesukristo po, siya ang ginamit ng Diyos upang pagdugtungin muli ang naputol na relasyon ng tao at sa Diyos. Ngayon, Brother Gabriel, yan, napanood mo na, ha? Sabi niya kasi, yung sa Efeso 2:15 daw, yung salitang dalawa, tumutukoy daw yun sa Diyos at sa mga tao. Yan, oh, yan ang Oo. Ngayon, binawi niya na naman yan. Kinontra niya yung sarili niya. Oh, eto, panoorin. Aba. Ang ating kapayapaan, si Kristo, na kanyang pinag-isa ang dalawa, Gentil at sa mga Hudyo, at iginiba ang pader na nasa gitna ng pagpapahiwalay, yung pagkabayan ng Diyos sa Israel at saka yung Gentil na malayo sila, iginiba po ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, nagkaisa po, ha? Na inalis ang pagkakaalit, sabi niya, sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa, sabi niya, sa Gentil at sa mga Hudyo, ay lalangin sa kanya ang sa kanyang sarili ang isang taong bago. Yun yung tinatawag na Kristiyano, kapatid. Yun yung tinatawag na Kristiyano. Ayan, so kinontra pala niya yung sarili niya at dahil nga sa expose natin, Brother Gabriel, na sabi natin, mali si SLTB, yung dalawa dun sa Efeso 2:14-15, tumutuko yun sa Gentil at sa Hudyo. Eh, kinorek niya yung sarili niya, di ba? Dahil napupo natin siya. O, yan ang nangyari. Diyan. Talagang may natutunan din naman si... O, natuto siya sa atin, Brother Gabriel. Okay. Yun nga eh. Oo, pero masaklak dun, meron tayong binuko sa kanya kung ano ba talaga yung identity ni SLTV. Big highlight yun ngayong taon. Akala ko nga MCGI nga talaga siya at na-busted tayo doon, ha? Panoorin natin, ha? Po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Hindi po ako kagrupo ng MCGI. Ito lamang pong mga Iglesia Katolika ang nagpupumilit na ako'y miyembro ng MCGI. Ayan. So yan ang pahayag
ni SLTV, Brother Gabriel. Nabuko natin siya. O, diba? O, diba dati kang MCGI? Ipakita ko lang ha. Ano ba yung mga napapansin mo dun sa na-discover natin? Balikan na natin ha. Kasi meron siyang video. Ayan o. Church of the Living God, Pinoco chapter. O, diba? O, wala kang microphone. Ay, wala akong microphone. O, wala akong microphone. Ayan o. Ipakita na natin ha. Yan ba yung pulpito nila diyan at yung stage ng MCGI? Parang hindi naman yan, di ba? Oo, diyan na ako napaisip nung kabur. No? Kasi expected ko ganito ah, expected ko ah. Kasi kung akala ko talaga manggagawa yan ng MCGI worker. Kasi ano eh, tawag doon, di hamak na mas magaling pa siya magteksto kaysa kay Daniel Rason. So akala ko worker siya. Pero nung nakita ko, bro, yung nagtetexto siya doon sa isang pulpito, tapos walang logo ng MCGI, parang medyo napapaisip na ako, no, kabur, no? Kaya, no, lahat ng pulpito ng MCGI, may logo yan. May logo yan, kabur, no? Maliit man o malaki, may logo yan. Tsaka yung dingding. Yes. Yung ano, hindi logo yung nasa pulpito niya, eh. Plywood lang, eh. Yun nga, eh. Plywood lang, eh. Tsaka walang nakalagay na ano yung tawag doon, may Bible verse or nagpapakilala ng MCGI. Kaya talagang hindi naging mahirap sa akin umami ng pagkakamali kasi nagkaroon din ako ng dag. Kaya pala kabur, no, pag tinitira natin yung MCGI kay SLTV, hindi siya nasasaktan. No? Bawa, in-expose natin yung MCGI, ipokrito, ganyan-ganyan. Hindi nasasaktan si SLTV. Tuloy-tuloy pa rin siyang tumitira sa Katoliko. Yung pala, taga Pinokok chapter pala, kabunok ang walang niya. Kaya pala todo, tira lang ng tira. Tapos ito nga, yung pinakamatindi, kabunok. Hindi pwede sa MCGI yung ginagawa ni SLTV niyan kung member siya ng MCGI. Bakit? Ayaw ni Daniel Rason na gagawa ka ng unofficial account ng mga kagaya ng ganyan. Tapos ginagamit mo yung video ni Soriano. Ayaw ng MCGI yan. Actually, tinitake down nila yung mga ganun eh. Pero namimili lang din naman yung MCGI nang i-take down nila palagay ko kasi ina-highlight naman nitong si ano na yan eh, si SLTV si Soriano eh. Kumbaga parang it's a win-win situation, di ba? Kikita si SLTV, malaki yung views na makukuha niya at the same time napo-promote niya yung MCGI. Pero pag MCGI yung gumawa niyan, kabur, no? Ipapatumba yung channel na yan or ipapautos dun sa member na yun na kailangan niya i-shutdown yung page niya. Dapat sumuport siya sa official ng MCGI. So, ayan ang aking masasabi dyan talaga. Napaka-double standard. And besides, hindi naman niya totoong buong puso niya sinusunod yung aral ni Soriano. Kasi may aral si Soriano nasa aklat ng Roma. Yung, tawag doon, yung makisanid kayo sa mabuti. Eh, ang ibig sabihin ni Soriano, dapat aanib ka sa Iglesia ng Diyos na nasa Biblia eh. Eh, yun din yung aral din ni SLTV. Pero, kung susundin natin standard ng MCGI, dapat umanib ka sa MCGI. Kasi yun yung iglesia sa Diyos eh, na pinamumunuan ni Soriano, eh hindi. Kasi may sarili pala siyang iglesia. Yung iglesia ng Diyos na yan na Pinokok chapter. Kaya, mali pa rin. Ano daw, Brother Gabriel? Iglesia ng Diyos sa kay Kristo Jesus. Ano ba yun? Iglesia ng Diyos na buhay. Na buhay. Ayan. Oh, Pinoko chapter. Ayun. Yeah. Oh, kaya nga, Brother Gabriel, dahil binoko natin siya sa kanyang matinding kasinungalingan, ang nangyari, pinapersonal daw natin siya. Ito panoorin natin. Oo, ang kanyang, yung victim. Panoorin natin. Mga kaibigan, pero ganun pa man, mga kapatid, Kabornok, alam ko na kasubaybay ka, no? Oo, nakasubaybay kami ni Brother Gabriel. O, anong gusto mong sabihin? Wala po akong hinanakit o intensyon na magkaroon ng sama ng loob sa inyo. Ang katunayan, sa aral lamang po ng Diyos tayo magkakatunggali. Pero sa personal na buhay, wala man lang akong hinanakit sa inyo, no? O totoo ba yan, Brother Gabriel, na si SLTV walang hinanakit sa atin? Nako, mukhang hindi naman totoo yan.
Oh, yan, no? Wala kang microphone. ay, sorry, sorry. Hindi oh, ako naniniwala ka, Burnok. Basta pag MCGI nagsabi, tapos, pero yan, SLTV, pulot na pulot yan pag-uugali ni Soriano. Tsaka, dating MCGI tayo, ka, Burnok, eh. Mahirap paniwalaan yung ganyan. Plastic yung mga karamihan dyan sa MCGI, tapos yung ganyan. Wala daw galit. Yung mga ganyang, alam ko na yung script na yun, script ni Soriano yan, Kaburno, kaya wala daw galit, aral lang. Pero sa loob-loob niyan, baka minumura tayo niyan. Diba? Pwede mo naman sabihin yung sarap ng camera, Kaburno. Ako, kunwari, pwede ko sabihin na, wala tayong galit kay Esel, aral lang tayo. Pero sa loob-loob ko, siraulo to, dapat dito, mamatay na eh. Diba pwedeng ganun ni Kaburno eh? Naku, mahirap yung paniwalaan yung mga ganyan, Kaburno. Tapos, napakatindi niya na batuhin yung paniniwala natin sa tao doon, yung, di ba, yung sa iglesia, sa demonyo daw ganyan, yung mga kung ano-anong patipapa natin sa Roma na nanahimik, ginagamit niya sa kanyang thumbnail para siraan ng iglesia katolika, di ba? Yan ba'y walang galit? Yan ba'y hindi naman personal? Makakalata mo naman kanyan, Kaburnok eh. Kaya tayo, baka tayo, oo, walang problema kasi tayo, patawanan lang natin siya. Hindi natin siya kailangan murahin, hindi natin kailangan magpaka-MCGI na kagaya niya na enabler. Kasi tayo, Katolik lang naman tayo. Pag tayo minura niyan, tatawa lalo tayo. Tiga mo si Cesar, mention ko na si Cesar Feneta, tiga mo. Kami na yung mga banat sa'yo. Super duper personal na, di ba? Pati utak mo, Kaburnok, na damay na. Oo. Nako, kawawa diba? Naman tala si Kaburnok. Eh, nalulupasay na yung utak daw, di ba? Yun nga. Kaya, pero, in fairness naman talaga dito kay SLTV, hindi naman tayo masyadong nag-expect sa kanya. Kasi nga, di ba, umami naman siya, Kaburnok. Kaya, inuunawa na lang din natin. Bale, ano na lang talaga, argument lang yung sinasagot natin yung mga bintang niya, diba, sa Iglesia Katolika. Pero naunawa natin bakit niya nasasabi yun kasi siya naman yung umaming Kaburnok, di na daw natin kailangan banggitin. Oo, at ituloy na nga natin hanggang sa matapos. Kung tayo man ay nagkakasagutan ng may kaunting sakitan, sana naman huwag umabot yung masyado nyo akong pinepersonal ni kapatid na Gabriel, yung aral po ang tutulan ninyo. Ayun, no? Ang ending, hindi naman totoo yun. Siya ngayong namemersonal sa atin, di ba, Brother Gabriel? Nako. Eh, nagsisinungaling siya eh. Di ba natin tututulan yung kasinungalingan niya? Tapos usually naman kapag aral, anong aral? Chismis yung pinagsasabi niya. Hindi nga siya magbasa ng official teaching natin, Kaburnok eh. O halimbawa, sasabihin niya, yung ginamit niya yung video ni Father Dave, di ko yung makalimutan, Kaburnok eh. Ginamit niya yung video ni Father Dave noon. O sabi niya, kasi daw, bibayad daw naman ika yung misa sa patay. Dito ika sa amin, ganyan-ganyan. Diba? Nasan yung aral doon, Kaburnok? Chismis yan eh. Diba? Pati yung mga bagay na hindi din natin sinabi, binibintang sa atin, Kaburnok. Di ba yung, ano nga ba yung sinabi ni SLTV dati noon? May sinabi siya na yung, ano daw, yung about sa baby ba yun, yung magiging anghel ba yung baby, parang ganun yun eh. Wala tayong sinasabi ganun, Kaburnok. Ba, laging minimension ka, Kaburnok, o ganyan-ganyan, patunayan mo daw ika sa Biblia. Di ba may ganyan siyang sinabi? Nasaan yun? Nasaan yung aral na yun? Diba? Wala tayong ganyang sinasabing bagay na yan. Kung sinabi niya, Kaburnok, nag-cite siya ng at least official teaching natin, for example, sa Patisipising Catholic Church, talagang aral sa aral lang. Ganun po. Oo, at Brother Gabriel, inamin na rin niya sa sarili niya na siya ay panore na. Busted daw talaga ako. Busted daw talaga ako. Busted daw talaga ako. Ayun, busted talaga siya, o di ba? So, di ba? Huling-huli na, ayan. O di ba? So, ganun po katindi ang kanilang mga pinagsasabi, Brother Gabriel, huling-huli kay Kaburno at sa ating programa. Di ba? Hindi talaga nakaahon. Ayan, si
Alpha, Palpak, na si Ruel Ikaso, kapatid na Gabriel, ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, na taga Leyte ata siya, kapatid na Gabriel, o tapos itong si James Orenciada, na taga Maynila, nako, ito talagang Baptist na ito, sinungaling din, o tapos itong si Yosuke the Vlogger, nako, ito Yosuke talaga. Wala daw common sense. O siya pala itong walang common sense. O pagkatapos, itong si SLTV na enabler ng MCGI. O diba? Eh, akala mo naman, MCGI, hindi naman pala MCGI. Sinungaling talaga, diba? Yun nga. O, kaya tama nga talaga ang sabi ng Biblia na kailangan talaga nating suriin ang mga nangangaral kung ito ba'y sa Diyos, kapatid na Gabriel. Ayon po, sa unang Juan 4.1, kapatid na Gabriel. Diba? Okay, sige, bago natin tapusin, baka may gusto ka pang sabihin. At ano ba yung mga look forward mo sa susunod na taon dito po sa Pathbusters PH? Sige nga, Brother Gabriel, baka may gusto kang sabihin at ilook forward pa. Sa akin, ang gusto kong sabihin, it's more on request eh, Kabornok eh, and then look forward. Una, yung request para sa mga kapatid natin na viewers, siyempre sa mga kapatid natin Katoliko, kung saan intended talaga ang Pathbusters page, kasama tong aking page or yung channel, na please pray for us. Tulungan tayo ng ating Panginoon sa ating gawain, sa lumalaking gawain. Kasi ano talaga ito eh, sa sacrifice talaga kaburnok eh. So malaking bagay sa atin na maisama tayong dalawa. Yung buong team ng Pathbusters PH na patuloy na mamayagpag, makapag-expose sa mga sinungaling na umatake sa Iglesia Katolika. And then, syempre, looking forward na tuloy-tuloy lang tayo. Oo, tuloy-tuloy lang. At more na mga mababasted pa. Kasi, sigurado ako, kaburno, hindi naman matatapos ngayong 2023 ang paninira sa simbahan eh. Kasi, siyempre, yung pastor nila makangailangan ng panibagong miyembro, makangailangan ng panibagong inosenteng Katoliko na pwedeng lokohin, at siyempre, pwedeng perahan, di ba? Itong maliit na effort natin na to, at least mapipigilan natin, di ba? May isang Katoliko lang tayo na mapigilan na umanib sa kanila. Malaking bagay na po yun kasi we can consider that na as a conversion na din eh. Na dati silang hindi maalam sa Iglesia Katolika sa aral nito, o at least natuto ng kaunti, at least natuto sila na ito pala ang totoong Iglesia. At least natuto sila na, ay, kulto pala yung aaniba nila, buti na lang napigilan, di ba? Dahil sa ating effort na ito. Ayan. So yan ang ating nilulooking forward. At syempre, simple request para sa mga kapatid natin. Ayan, maraming salamat sa pagsama mo sa atin ngayon, Brother Gabriel. At sa susunod nating year-end episode dito po sa Taga Suri Talakayan ay isang special episode ang inilaan natin para sa idol. Idol natin to kasi idol natin kung magmura, Brother Gabriel. idol natin. Champion ito sa pagmumura pero hindi ako ganyan. O, diba? Siya lang. Ano? O, diba? So ano po ang masasabi natin sa episode na ito? Itong ating tinalakay, yung mga naging pinasted natin, yung mga pinasted natin ngayong 2023. Paki-comment po sa baba, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Pathbusters PH. Kaya, huwag maniwala, sabi-sabi, i-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel ni Guzman. Ako po si Kaburno. At kami ang inyong Tagasuri! Tagasuri! Ayan, Brother Gabriel ha. By the way, meron palang akong nabasa na nag-message sa atin sa YouTube. Hindi naman message, parang nag-comment siya. Comment. Ang sabi niya, looking forward daw na may debate ako next year. O, yan na. So, abangan nyo yan, ha. Tingnan nga natin kung magdidebate tayo. So, tingin mo, Brother Gabriel, magdidebate na kaya tayo, Brother Gabriel? Parang mahirap kung... Hindi yun ang nakikita ko, eh. O, diba? Malaki ang gawain natin, o.
Yun yung kalagay ko lang naman, pero sa akin, i-ready ko na kayong mabigo, mga kapatid. Oo, baka kasi, eh baka, Brother Gabriel, hamunin na tayo ni Cesar Cineta sa luneta niyan. O, di ba? Yun lang. Ay, yan. Tignan nga natin. O, sige, Brother Gabriel. Eh, abangan na lang sa susunod na taon, 2024, kasama si Brother Gabriel. Ito po ang ating tagasuri. Bye-bye po, mga kapatid. Bye-bye po. Ako po si Gaburno at ako ang inyong taga-suri.